Hey, what's up mga ka-rock again? This is Arokable, if you don't know yet, and welcome back to my channel. In today's video, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng drawer backs para sa ating mga cabinets. At kung ngayon ka lang nadalaw sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ko on my next video, dahil madami kang matututunan kung paano gumawa ng mga cabinets at paano gamitin ang mga power tools. Ka-rock, kung ikaw ay DIYer o gumagawa ng mga cabinet o maaaring baguhan sa pagbuo ng cabinet, tumuto ka dahil ituturo ko sa iyo kung paano gawin ng simple, mas madali ang pagbuo ng drawer backs at pagkabit ng drawer guide sa ating gagawing cabinet. Stay tuned mga ka-rock, dahil sisimulan natin kung paano gumawa ng drawer backs at paano ikabit ang drawer guide sa ating cabinet. Alam nyo ba guys, ng drawer backs ang isa sa pinakamadali na gawin sa pagbuo ng cabinet. Pero alam nyo rin ba na pag-install nito kasama ang drawer guide ang isa sa pinakamahirap at komplikado na madalas nararanasan ng mga gumagawa. Ituturo ko sa inyo kung paano yung simple at tamang sukat para maiwasan natin ang pag-insert ng drawer backs, either masikip or maluwag yung pagkabit ng drawer guide. Hi guys, ito yung drawer guide na available natin dito sa workshop ko. So, ito yung gagamitin natin later. Guys, ang sukat ng drawer guide na ito ay 10 inches yung haba and 12 mm yung kapal niya. Guys, for the sake of demo purposes, ito yung isa sa carcass or cabinet box na available ko dito sa workshop para ito actually sa kitchen modular cabinet ko. For the sake of ma-discuss or ma-demo natin, ito yung gagamitin natin para lagyan ng drawer backs. So ito yung carcass kung tawagin. Okay, lalagyan natin to ng drawer backs later. So ito yun. Hi guys, susukatan natin yung inside measurement na itong carcass. Yung inside, importante yon para sa paggawa ng drawer backs. So gagamitan natin ng manual na pagsusukat. So ang sukat niya dito base dun sa metro natin is by mm 274. Okay? Hi guys, ito yung isang way natin kung paano sukatin yung inside ng carcass. Just so happen na meron tayong laser measuring tool na ginagamit para sa mga modular projects. So tatry natin to laser. So kung well, accurate to based on my experience, pero i-check natin kung magtatali siya dun sa manual. So on lang natin. Alright, so ito, check lang natin dito. And then pindutin natin to. Ayun, may laser na siya dun. Click natin to. Alright. Alright guys, napansin niyo, ayan yung naging measurement niya. Okay guys, based dun sa ating laser measuring tool, 274 mm, and yung manual natin kanina guys, di ba, ganito siya, 274 mm. So nagtali siya guys, so parehong pareho. Either you use a manual metro, or kung meron ka at available, gumamit ka rin na itong laser measurement tool, and isa to sa pinakamaganda, yung brand na Bosch. So guys mga ka-rock, ngayong alam na natin yung sukat ng inside measurement noong cabinet natin. So doon tayo mag-start para i-compute kung ano yung magiging sukat ng drawer backs na gagawin natin. Tara, sisimulan natin. Guys, sa pagbuo ng drawer backs, dapat alam natin kung ano yung piyesa ng drawer backs na bubuoyin natin. Sa drawer backs, since kwadrado siya, meron siyang apat na side. Yun yung tinatawag na front panel, back panel, left side panel at right side panel. Sa pagbuo ng drawer box, importante doon ang front and back panel measurement. Doon tayo magbe-base para maging smooth at eksakto yung sukat ng buong drawer box pag-insert dito sa carcass or cabinet. So kailangan tama yung computation natin at yun yung gagawin natin. Guys, yung formula na ituturo ko sa inyo, yun yung mga ginagamit natin para sa paggawa ng drawer backs cabinet. Okay, start tayo. So pag-compute na ito, kailangan alam mo ang thickness
or sukat or kapal ng drawer guide na gagamitin mo. In this case, ang ginagamit natin ay 12mm ang kapal ng drawer guide na ito. So since dalawa siya, both sides, kailangan lagyan. Ang total nito is 24mm. Guys, kailangan natin kunin yung front and back ng drawer box. So kailangan mo i-consider yung kapal ng drawer guide, which is 24mm, at yung magiging side panel and right panel ng box, kailangan makuha natin yung computation. So sa kapal na itong board na ito, ang kapal niya is 18mm. So guys, 18mm times 2, that is 36mm. So kailangan ma-note natin yung 36mm at saka yung 24mm. Tip number 1, kailangan alam mo yung formula na gagamitin mo para sa computation ng iyong magiging project na drawer box. Tip number 2. Guys, sa pagkuha ng front and back measurement ng drawer box, kailangan alam mo at i-consider mo ang kapal or thickness ng drawer guide na ito. Dahil 24mm ang kapal nito, kailangan ma-note mo 'yon sa isang piece of paper para meron kang reference. Now guys, kailangan mo rin consider yung dalawang kapal ng left and right side panel ng drawer box para makuha mo yung total na kapal, which is 36mm. Ngayong alam mo na ang thickness ng drawer guide na 24mm at kapal ng left and right panel ng drawer box na 36mm, kailangan i-total mo yung kapal ng mga piyesang ito, which is total of 60mm. Guys, tip number 3. Ito yung pinaka-importante. Since nakuha mo na yung total thickness ng drawer guide ng left and right panel ng drawer box, importante dito na alam natin yung pinaka-importante na clearance measurement. Usually, ang ginagamit namin base or as per experience is 3mm. Yan yung sukat na ginagamit namin para doon sa clearance, para maging smooth at hindi hassle i-insert yung drawer box. Now, na nakuha na natin total na 60mm, kailangan natin idagdag sa measurement yung 3mm na clearance doon sa buong drawer box, which is total of 63mm. Now, para makuha natin yung measurement ng front and back, ito ang kailangan natin gawin. Dahil may computation na tayo na 63mm, mula sa clearance, kapal ng drawer guide, at kapal ng left and right board panel. Now guys, yung final computation sa ating formula na 274mm inside measurement ng cabinet minus yung 63mm na thickness at yung clearance, kailangan mo silang i-minus. So ang magiging result ng subtraction na ito ay 211mm. At yan ang magiging sukat ng iyong front and back panel para sa drawer box. Ngayong alam na natin na 211mm ang front and back panel computation or measurement, kailangan alamin natin ang magiging computation or sukat ng side panel ng drawer box, which is magbe-base tayo doon sa depth or lalim ng iyong carcass or cabinet. So guys, ito yung depth ng cabinet na lalagyan natin ng drawer. So, sa sukat niya, sa depth niya ay 326mm yung depth ng cabinet. So, ayun guys, nakuha natin ang depth nung cabinet na kakabitan natin ng drawer box, which is 326mm. So, in my case, pwede ko na siyang gawing 300mm para may clearance doon sa likod nung drawer box. Ayun guys, ngayon kumpleto na yung ating computation para sa mga piyesa. Proceed na tayo sa cutting process. Tara, simulan na natin. Okay guys, tapos na tayo mag-cut. Ito yung left side panel, right side panel,
front panel, back panel. Actually, ito yung sukat natin kanina. 211 yung requirement. And dun sa side panel, kailangan 300 mm. So, yun, 300 mm. Wow! Guys, kung napansin nyo lang, no, for the sake of demo purposes lang, hindi pare-pareho yung kulay nung kahoy natin. Mga spare ko to, or kung tawagin ni retaso. For the sake natin, ma-demo. Pero ito na yung tamang sukat natin. Guys, for assembly tayo. Ito yung magkabilang side nung drawer box. So, mamaya idudugtong ko na siya, assembling ko. So, i-flex ko lang itong gamit nating corner clamp. Importante ito, meron tayo na ito mga DIYers para sa accuracy nung gawa natin. Mas mainam ko meron ito. So, ready na siya for assemble. Okay. Kung napansin nyo guys, meron akong groove. Yung groove na yan, parehan dun sa backing or backboard. Wow! Guys, if you notice, itong mga kahoy na to is mga retaritaso lang to. So, for the sake lang na ma-demo natin, no? Okay guys, buo na yung drawer box natin. So, ito yung backboard. 5mm. So, napansin nyo kung bakit tayo merong groove kanina dito. Yung groove na yan, ang purpose niyan, para dun sa backboard. So, insert ko yung backboard guys. Okay. So, ayan guys. Buo na yung drawer box natin. So, ito yung back panel, ito yung front panel, side panel, and then yung backboard niya or backing. So, buo na tayo guys. Ay, so ayun guys, buo na yung drawer box natin with backboard. Ngayon, i-test natin kung paano ang position niya dito sa carcass natin. So, ang assume natin, dapat sakto siya. Pero bago natin i-fix, mag-test tayo kung gumana yung clearance. So, ito yun. So ayun guys, nakapasok yung drawer box niya. Gagamitan natin siya nito. Pasok din natin yung drawer guide, tsaka itong kabilang drawer guide. Ayun guys, kung napansin ninyo, sakto na siya, good yung clearance niya. May space tayo para dun sa drawer guide. And nasunod natin yung tamang sukat, kaya napansin yung clearance is enough para doon sa drawer guide and konting clearance, which is yung 3mm. So approve tayo dito guys. Okay guys, sa pagkabit ng drawer guide, kailangan mo lang yung drawer box, kunin mo lang yung gitna niya. So ang sukat na itong drawer box is 180 mm. So kunin mo yung gitna. So 180 divide 2, that's 90 mm. So kuha tayo ng 90 mm. So ayun guys, ito yung finished project natin. So tingnan natin kung smooth and okay yung insert ng drawer guide and drawer box. So ayun guys, nakita nyo, approve. Yung clearance is good. Tama-tama yung clearance, hindi siya masikip or maganit. Smooth siya, ipasok doon sa loob ng box. So ayun guys, I hope natuto ka sa paggawa ng drawer box. Kung natuto ka at nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka on my next video. Guys, please comment down below kung meron kayong mga suggestions or comments just in case na gusto ninyong mag-request. Para sa mga bagong projects, please comment down below. Thank you! Kung nag-enjoy ka at natuto ka sa panibagong video na ito,
huwag mong kalimutang mag-subscribe or click yung bell button para ma-notify ka on my next video. At siguradong may bago kang matututunan para sa susunod nating video. Bye!